naman sa isang masaya o at laugh trip na episode ng Best 5555. Ano nga ba ang listahan natin ngayon? Well, mga best, ano? Ito, no? Ang listahan na gusto mong pag-usapan, anything under the sun. Kaya ready ka na ba? Makakasama nyo ang iyong mga paboritong mga DJs sa Yes the Best. Siyempre, na sina... Sexy Megan! Like a barista! Rico Panero! Kaya gaya. So ito na nga best ang, ito, alam mo, na-miss natin ang sine. Yung manood ng sine. Sobra! Diba? Kaya ito ang listahan natin, mga best. Oo, listahan ng ito ha, mga movie goers. Best 5 movie goers. Yan! Mga yan. Oh, handa na ba? Handa na ba kayo? Handa na kami! Handa siya! Ito na, number 5! Ito, Sexy Megan, Like a Barista. At number 5, The Reactor. O yung spoiler. Yan, nagsasabi ng side comment ilang beses na pinanood yung movie. Nako! Yan. Ito yung pangit kasama sa lahat. Pinaka-pangit ka bonding sa lahat ng pwede mo makasamang manood ng sine. Totoo, kasama mo. Pero pag hindi mo kasama, mas nakakainis. Pero basta na, experience nyo na ba yan? Yung halimbawa, nasa harapan kayo, tapos yung nasa likuran nyo, ang kinukwento, hindi mo alam kung nagpapasikat ba siya o nangaasar. Yung ano, yes. Yung parang kulang na lang sabihin niya, ako kasi scriptwriter niyang sine na yan eh, yung pelikula na yan eh. So alam ko na, ang susunod na eksena doon, ganito, ganyan. Oo. Nakakainis. <Okay. laughs> Diba? So, yung kapag nasa unahan mo, yung nagkasabi na, tingnan mo yung susunod. Alam mo, ang sarap po niya, tandun sa unahan. Yung ganilig mo sa ano, yung sa unahan mo na nakaupo. Kasi diba, rinig na rinig mo. Oo. Meron yan eh. Yung nagyari, kasi yung nagyari ako noon, nagkikiss sila. Oo, nakikita namin, nagkikiss sila. Hindi na-describe pa. Tapos may mga paalip na, oh my god, ala, di ba yung tatay niya yan? Oh my god, ay, feeling ko mangyayari. Oh, din na, hindi pupuntahan sa bahay nila. Correct. Correct. Tapos, alam mo, okay lang naman sana kasi, di ba, na meron silang ganun. Kaya lang, dinig kasi nung katabi mo, dinig mo sa harap, dinig mo na sa ang sarap patuhin ng popcorn. Totoo. Huwag popcorn pa sa sayang, ma'am. Sa bagay. Pero yung nakakainis kasi. Yung ubos na lang na inumin, na puro yelo na lang. Tapon mo sa yelo. Ubos na kasi yung tubig, o kaya yung shake, kaya yelo na lang itatapon mo. Alam mo yung gusto ko dito sa Reactor, kapag horror, yan ang mga gusto ko, yung Reactor. Kapag horror yung movie, kasi nakakadagdag sila ng tense, diba, no? ng na-excitement kapag horror. Yung ayaw, ganun ka sa ano, tapos sisigaw sila. Paano ulit? Ayun, so maihingay po si Rico kasama manood na. Oo, isa ako sa mga mahihingit pag horror. At saka gusto ko grupo talaga pag manonood ng horror. Pero bilang gusto lalaki, panyero, ano yung feeling na parang pag nanonood ka ng horror tapos sa loob ng sinihan, ano ba, nag-hesitate ka bang sumigaw, nag-hesitate ka bang mag-gas? Ano? Kinatakpan ko yung bibig ko. Tsaka yung mata ko ganyan. Paano? At di mo tinupot yung ulo mo. Nanonood ng gano'n. Uy, ganyan din ako manood ng horror. Nakatakip. Oh, ganun lang. Pero sayang, no? Kung tatakpan mo yung mata mo, eh, yun nga yung pinaka-highlight ng movie. Pinakaagulat kasi, di ba? Pwede ko. Pero pagkasama mo siya manood ng horror movie, imbis na magiging horror, nagiging comedy. Oo. Dahil sa reaction ni Rico Panyero. Meron akong isa niyan. Meron isang ganyan na nasumigaw ako. Oo. Ano pa lang ha, intro pa lang ng ano, kasi horror agad siya eh. Sumigaw ako, tapos sabi nung nandun sa mga tatlong, mga nasa pangatlong row, sabi, pare, isa ka lang, pare, gumawa sila sa akin. Tapos sabi ko, horror yan, no? Matakot kayo. Labas na, hindi nag-e-enjoy. KJ! Intro pa lang. Wait lang, ganyan. Anong pelikula yun? Nakalimutan ko, mama, sa sobrang Insidious, mag- basta horror yun. Pwede yun, pwede mama, pwede Insidious. Mga ganun yung mag-explain talaga. Kasi naman yung Insidious, papa, intro pa lang talaga, intindi na ng sexy. Diba? Masaya yan, basta gusto ko reactor kapag horror. Ayoko yung mga love story, tapos may oh. May oh.
O sige na, let's move on sa ating pang-apat na moviegoers. Ito, sa ating pang-apat, ay yung mga momol. Yan. Momol. Ito yung nakikipag-kissing scene o nakikipag-halikan sa loob ng inihan. Mga masigawan ng get a room! Okay. Oo, nakakahiya, no? May pansine sila, pero wala silang pang, ano, walang pang check-in. Charot! Oo, di ba meron naman talaga mga rate ng, ano ba, Megan? Biglang pinasa. Actually, hindi ako updated, eh. Ay, nagbago na ba yung rates? Baka, kasi ng pandemic. Siguro pwede to sa ano, sa mga parang buy one get one, yung mga may mga placard. Oh, yung mga kunwari talong and then right after talong kangkong, yung mga tapos yung ano ng pinya. Oh, ay, yung mga ano, yung mga may mga ganyang sinehan sa ano. Kaya po. Kubaw? Oo, sa kubaw, sa recto. Oo, marami niyan. Pero hindi pa ako nakapasok. Nagkaroon din sa mga sikat na mall ng ano siya, parang hindi siya buy one take one eh, pero 15 pesos. Naalala niyo ba yun? Ah, yung luma. Luma yes. Sa pelikula, tapos parang sinshowing nila ulit sa murang halaga. Ayun, pwede, no? Pinipilahan namin yun, lalo na kapag break time sa school. Siyempre, pang palipas presyo. Oras. Oo. Presyong estudyante yun. Oo, presyong estudyante. Tapos, kaya yung, ano rin eh. Nakakatawa yung mga ganyan. Yung mga ganyan 15 pesos na syempre kung sino-sino na papasok dyan at lagi pinipilaan. Kapag ang boring na sa umpisa, may mga sisigaw na parang pasok din ko sa reactor pala. No? Na parang sasabihin, oy, fast forward ko na yan! Mga ganon. Oo. Pero bukod sa mobile na word, ibang term pa pala na akong alam tungkol sa pagiging mobile. Ano siya? KKK. Ano yan? KKK. Kiss-kiss ng kiss-kiss, dami kayo. Kadalimuluhan, kadilim-diliman, kasulok-sulukan ng sinihan. Parang yun yung term ng mga klasiko dati. Yun yung, ano, yun yung perfect spot. Oo. Magagawa nyo lang siguro yan kapag wala masyadong tao sa sinihan. Pag flop yung movie. Oo, posible. Maghanap nga tayo ng flop na movie, dun tayo. Last full show daw. Last full show? Oo, ano? Pwede. Okay, usually mga... Akbayan lang inakita ko usually eh. Akbayan, nakaganon. Diba? Tapos si girl nakaganon. Honey, ano may kremig? Parang may sakit naman yung girlfriend. May tulang kaso pala. May tulang kaso. Nagsimit. Hanya, namig-namig naman. Lamig naman talaga pala. Yun pala dahil may sakit na. So, pagkita sila matood ng sine, gumastos ulit sila sa ospital naman sila dumiretso. Oo. Usually, yung ano to eh, mga sa love story, maraming ganyan. Iniinggit dun sa scene. Oh, tapos ginagaya nila. Oo, ginagaya nila. Paano pag pagkapatog ka kaya hindi nila? Grabe. Actually, naiwasan din to kasi nga ngayon, dati ang mga movie nun, di ba parang kahit mula opening hanggang ending, pwede kang mag-stay? Oo. Naabutan nyo ba yung time na yun? Oo, naabutan ko yun. Pwede mo. Tapos yung gitna, yung pwede ka pumasok sa gitna ng pelikula. Yeah. Oo, tapos uulitin mo na lang dun sa susunod na movie. Oh. Tapos pag nakagitna ka na, saka kakaalis. Ginagawa namin dati yan eh, yung ganun. Oo, ginagawa din namin. Yung nga lang sayang, no? Hindi siyang ganun ka-exciting. Kasi ayun yung kanina, tara na, uwi na tayo. Correct. Ngayon hindi na pwede. Kasi talagang kailangan sa umpisa mo siya. Uumpisahan. Ay, meron akong naalalang kwento na mayroong nangyari sa CR. Kwento na to yung mother ko, meron yata siyang napapass lang siya dun sa isang sinihan, tapos nagkakagulo, meron tong commotion with guards and ano, tapos meron nga daw nahuli na meron daw nagtagaganap na movie scene din, no, love scene sa CR. Tapos ngayon, na ano yung ano, parang dinakit yata yung
Oo, yung mag-jowa. Nakakahiya. Kasi si R. Nakakahiya naman. Di nakapag... Kasi apat daw yung paa sa si R. Sa loob ng... Yung sabi, lapat apat yung paa. Nakakahiya. Kaya siguro may mga girls sa grounds, tapos may mga... Uh-oh. Ano, diba? May mga... May flashlight. Ay! Diba? Para maiwasan na yan ganyan. Apornada ang mga ginagawang kababalaghan sa KKK. Correct. Pero minsan, alam nyo, judgmental ako pagdating ko sa sinihan. Tinitigan ko kagad kung sino yung mga nakaupo sa pinakadulo. Yung alam mo may something. Oo, kasi sabi ko, syempre papasok ka. So, check ka. Tapos, lalo na pagkakasama mo nga classmates mo, friends mo. Tignan nyo, may mga nakaupo na doon sa dulo. Alam na this, mamaya may gagawing milagro. Kasi katuluduluhan na, tapos kasulok-sulukan pa. Oo. Alam naman natin pare-pareho na hindi maganda, ano eh, hindi magandang view doon sa likod, yes, saka doon sa gilid. Right. So, bakit ka doon uupo, di ba? True. Diba? Anong gagawin nyo? Huwag gawain talaga, guys. Ha? Huwag kayong ganyan. Oh, eto. Moving forward sa ating best 5 at number 3, ang mga rated PG. Oh, hindi parental guidance, pero rated PG as in palaging gutom. Ginagawa pong picnic ang sinihan. Nasa opening credits pa lang tayo, yung mga trailer pa lang bago magsimula yung movie, ubos na po ang popcorn. Alam mo kung bakit. Yung alam mo yung minamadali nila, oh my God, wait lang, parang kailangan bago mag-start yung pelikula, wala na silang pagkain, nagmamadali. Paano hindi mo ubos, Mama Maggie, eh, ang aga nilang dumating, eh, ang hawa ko ng mga commercials pa, so mga 30 minutes before. Kaya ubos na agad. Oo. Pero pinakamasarap kasi no, na-experience yung meron kang baon. Meron kang chicha. May kinakain. Mm-hmm. Allowed yan sa mga ilang ano ngayon, sinihan. Pero may mga ilang sinihan na hindi pinapayagan. Ay, meron kami experience niya. Bumili kami ng ano, kasama ko, father ko, tsaka brother ko. Oh. So, bumili kami ng shawarma. Eh, di ba meron mga shawarma ba? Ang baho. Amoy. Meron, take one, di ba? So, kaya dami namin, anim. Anim na shawarma, di ba? Pag napasasan namin. Tapos yun, ano na lang, 7 minutes na lang bago mag-start yung movie. Sabi ng guard, ay sir, bawal po yan. Kasi waamoy yung shawarma. Bumili nga kayong burger dyan, no? Tapos yun, papapasokin yung burger. Parang ganun din yun. Tapos ngayon, ang ginawa, inubos namin siya bago kami pumasok kasi hindi na siya masarap kapag ano, siguro sa sunog kasi may mayonnaise na dito. Ano ba yung sumabilis namin kapatid? Kasi nga, hindi na siya masarap pag tinapos namin yung movie ng hindi, at saka ang baho nung ano, amoy na amoy yung shawarma. Sibuyas naman ng shawarma. Kaya may ako, I believe may ibang sinihan na kailangan bumili ka lang ng snacks sa kanila. Doon sa mismong snack bar, which is ang binibenta doon, hot dog, popcorn. Oh, yeah. Diba, ganun lang kasi yun nga. Para hindi magdala ng ibang pagkain sa loob, tulad ng tilapia. Sinigang. Natanggal ng tinik sa loob ng sinihan. Pero alam mo, guilty ako dyan sa part na yan kasi mahilig ako sa kanin. So hindi sa akin enough yung popcorn, hindi sa akin enough yung fries, yung drinks, yung burger. Kaya dati bumili talaga ako, kaldereta yung ulam. Tapos talagang kinakain. Buti nakapasok, no? Hindi naman napansin, ano, baby, kasi nga, mukhang spaghetti yung sauce niya, di ba? So, ay, ganaman pag spaghetti eh. Para medyo unfair, bawal yung kaldereta, pero yung spaghetti pwede. Oo nga, no? Di ba? Parang tomato sauce yun. Ang ingredient. Tapos meron dyan yung mga may chichirya. Di ba may plastic yan? Yung... Tapos kahit dahan-dahanin mo siya, maingay. Actually, mas maingay siya pag dahan-dahanin mo. Pero parang nakakasal sa likod, parang nakiiinggit. Tapos right. Malutong, nagka-crack-crack talaga siya kapag kinakasal. Chicharro ba yan? Magawa ka pa ng commercial! Oo. Diba may mga ganyan? So ito naman para sa ating ano number 2. Ito ay ang mga passerby. Ito yung mga mahilig ng tayo, ayan, ihi ng ihi, punta ng punta sa banyo. Sa madaling salita, mga balisaw-sawin. Kayo ba mga balisaw-sawin ba kayo? Pag sobrang lamig, syempre sa loob na sinin, ang ilamig na. Oo, ako. Isa ako dyan, sa mga may ihiin.
So dapat lagi kang nasa dulo nakaupo, Rico, kung ganun ka. Oo. Pero hindi, pinaka-preferred ko talaga gitna eh. Hindi eh, maihiin ka tapos nandun ka sa gitna. Aabalahin mo. Oo, kaya isa pinipigil ko. Pinipigil ko siya. Alam mo, ikaw pala may kasalanan, Rico Bañero, kaya pala yung iba napapanood nating rated na CD. Ikaw siguro yung tumatay mo sa gitna na nadadaan. Tsaka yung umuubo. Yung mga pa-irritated. Oo, naalala ko yun. Naalala ko meron kaming pinanood doon na nakakaiyak. Ba't nandulo na yung pinaka-nakakaiyak na scene? Hindi talaga, alam mo, mas naramdaman ko yung ihing-ihi ako kaysa doon sa scene. Kaya hindi ako nakaiyak eh. Doon sa scene, kasi alam ko ihing-ihi ako. Sabi, hindi ako napito. Siguro kasi nagpipigil ako ng wiwi. Dati na nag-iiyakan na. Tapos ako, nagkakaganon ako. Tapos yung alamig-lamig pa, di ba? Ang hirap lalo. Oo. Mahirap. Tapos meron kang ganyan kataas na drinks kapag... Nakakaloko yung mga ganyang eksena, no? Pipigilan mo yung ihi mo para lang talagang mapanood mo yung scene. Kaya nga yung iba, umiihi na muna bago pumasok sa loob ng scene. Oo. Eh minsan, di ba kapag yung sinihan mo yung ano yung space sobrang ano sobrang liit, di ba, yung mag-excuse ka, excuse me, pwede mo alam kung paharap ka ba o patalikod ka doon sa nakaharap. Tapos yung mga nakaupo, yung igagano na nila yung upo nila. Yung sinihan, upuan. Oo nga. Oo, yung tuhod nila igaganon. Mag-asap sila. Yung yuyuko-yuko ka pa, excuse me, pero nakaka-istorbo ko pa rin naman. Totoo. Makakaapa ka ng paa. Nakaka-pedicure lang, yung ganun. Not knowing lang yung mga taong nasa likod mo, nakikita, sumubo naman yan. Yung pantog na mga Tapos bibilangin mo, di ba, ito, iihi na naman. Panino pa ito, ah. Kasi nakaka-ano nga naman siya eh, nakakahiya din plus nakaka-distract mo. Ikaw yung nakaupo, tapos nakahiya. O, wala ka doon sa momento. Nakakaabala kasi pa. Mm-hmm. True. Kaya nga, alam mo, sana meron na lang sa sinihan na section para sa mga balisaw-sawin, no? Maglalagay sa na section para sa mga balisaw-sawin. Okay, parang reminder na kung ikaw ay balisaw-sawin, umupo na lamang o manatili sa aisle. Ginagdagan yung reminders. Huwag na lang muna kayong magtubig. Huwag mo nang magtubig. Kahit pumabulunan, huwag magtubig para hindi makaabalan sa ibang moviegoers. At ito na ang ating number one sa ating listahan, ang The Soloist. Ito yung mga gustong mapag-isa habang nanonood ng sine. Yan! Ako! Sino ba sa inyo ang mga na nakapanood na mag-isa? Sila ay kabarista ba? Nanood na ba mag-isa yan? Never pa. Pero gusto kong ma-experience. No? Kasi madaldal lang po eh. Kaya parang kahit nanonood ang sinig, parang kailangan mo parang feeling ko, ay, naku, yun yung mangyayari. Yung meron kang sagit. Oo, meron kang pachismisan. Ako natry ko na. Natatry ko naman siyang manood mag-isa. So, okay naman siya. Para siyang, you know, me time. Me time. Based on sarili. Finding ikaw, yourself. Oo, maraming beses. Maraming beses na. Mm-mm. Dahil walang mahata. Oo, dahil walang mahata. Oo, ayun yung mga time na gusto ko lang, dahil wala akong gagawin, tapos ako lang naman mag-isa. Di mo nun po kong sili. Diba? Kaysa magsasama ka, nilibre mo pa. Totoo, diba? Ito na lang. Kurepot ba yan? Hindi sasama kasi magpapalibre para ba? Dali na ako ng sagot. Sa drinks mo, kakain ka naman eh sa loob ng sini. Ako na nga, magkano sini? 260? Kakain pa, 500. Ano ba yan? Mahal. Matik kasi yan pag ikaw yung nagyaya, ang expected nila. It's either libre mo yung sine o libre mo yung pagkain. Yes. Ayaw. Correct. Pag soloist ka lang. Sayong-sayo. Diba? Kahit magtatlong popcorn ka doon, wala kang kakain. Kahit ano pwede mong kainin. May question ako. Magkano yung pinakamurang sine na naabutan ninyo? 80 pesos ako. 80, 90. Ako nakaabot ako ng mga 6. So, well, sa amin kasi ka-intarizal siya. So parang 60, 70. Mas mahal yung taas kasi sa baba. Or parang, ay, basta magkaiba. Naabot ako na magkaiba yung presyo nila.
Ikaw, Rico. Ano yun? Deluxe at saka... Premier. Balcony, ah. Parang ganyan. Balcony. Pero may balcony nga ata. Oh, meron ba? Meron, may balcony. Hindi ko matandaan, mama, yung ibang ano eh. Hindi ko matandaan yung ibang mga presyo ng sine nun. Dahil siguro hindi ako nagbabayad nun. Wow. Ang pinaka-natandaan ko lang, 160. Eh, natatandaan ko. Alam mo, pili ko, ayaw mo lang sikit. Pero nung mga panahon, dapat naabutan yung mga 20 pesos. Grabe naman yung 20 pesos. Nakakaroon naman ako dati ng ano, pero hindi ko talaga alam kung magkano yun. Yun na natandaan ko, 160. Mm-hmm, 160 mm-hmm. na. Ano, baka presyong Maynila yan? Impression yes. Manila. Basta ako na naabutan ko mga pero, 60, 70. Yun. Parang gano'n. May work na ako noon, 160. May work na ako noon. Ako naalala ko, ayun nga, 80 pesos, tapos ang palabas, Jose Rizal, tapos si Cesar Montano. Ah, kasi ano may yung... discount? Eh, hindi. Parang yun talaga yung rate noon, nung time na yun. Yung Jose Rizal na yan, natatandaan ko yan. Standing yan sa sinihan nung time na yun. Parang... Kasi 'di ba parang dati, parang ticket lang talaga ibibigay nila sa'yo. Hindi naman siya yung automated ngayon, 'di ba? Napili ka ng seat. Hindi sila ganun before. So parang bibili ka o sige, ayan yung ticket mo. Ma'am, pag puno na sa loob, pwede naman sa next ano na lang kayo. Kumbaga sa next na time slot na lang. Pero yun yung pwede pa kasing pumasok anytime. So, naalala ko yung nanood kami ng Jose Rizal. Nakatayo kami. O 'di ba? Yeah, ganun sa kagan ng Tobongga. Grade school, grade 1, grade 2, if I'm not mistaken. Noon. So talaga palang, ano yun, nag-boom pala yung movie na yun. Oo, parang ano eh. Yung mga ganyang movie, no? Nakatayo. Nag-ano siya, parang bumuhat sa career ni Cesar Montano, si Jose Rizal. Pati yung pelikula ng Murami. Yun din. Kasi parang yun yung mga ano... kauna-unahan at kahuli-hulihan nanood ako ng sine, nakasama ko yung buong pamilya ko. Yun. Kaya siya naalala. Yeah. Parang dati no, pwede ka pa magdala ng maraming tao sa sinehan tapos wala pang 1,000 babayaran mo. Ngayon, pag dalawa kayo, lagpas 500 na eh. True. At saka mga pelikula din kasi ngayon, mahahaba na eh. Unlike dati, may mga pelikula 1 hour, 15 minutes. Mm-hmm. Ngayon, mga 2 hours na mahigit eh, di ba? Correct. Sulit na rin para sa kung medyo mahal na siya ngayon for 2 hours at least, di ba? Saka dati, uso eh. Ewan ko akong sa inyo naging uso yun, pero kasi ako, meron akong tita na madiskarte na parang dami kayo. Like, ipag-chikahan dun sa ano? talaga? Tapos, kausap niya, ay, oo, si anak, pasok na. Talaga? Paraan. Saklak ko, ha? Oo, gano. Ay, meron pa ako naalala. Ay, sige, mama, go. Ano? Push. Meron ako naalala noon. Na may nakapag-remind lang din sa akin na last full show yun. Kasi ngayon, manonood kami ng Beowulf yun. Alam niyo yun, Beowulf yung 3D. Basta, oo yun. Tapos ngayon, nagmamadali kami ng mother ko. Tapos ngayon, alam namin, sabi ko, hala, mama, ano na, 10 minutes tayong late dun sa Beowulf. Tapos punta kami dun sa counter doon sa bilihan ng ticket. Sa yung ano po, Beowulf Cinema, ganyan. Tapos ngayon, di sabi, sige po, hindi sinabi sa atin na nag-start na lang. Pumasok kami doon sa sira, tumatakbo pa kami. Pagupo namin, hindi pa nag-start. Ay, di ba pa na nag-start eh, parang mali naman yata. Alam mo, biglang may lumabas, Star Cinema. Ibang One scene. More chance. One more chance yung malabas. Mali kami nang napasukan, mali yung binigay na ticket ng girl. Ay. Pero nag-enjoy kami, in fairness, dun sa One More Chance. Pag-enjoy kasi One More Chance, 2007. Oh, pero namali kami ng ano, mali yung bigay ng babae. Hindi ba kayo nagreklamo? Hindi, kasi nag-enjoy naman kami. So pagtingin namin, nagtawa na lang kami sa loob. Ibang sinasabi. Oo, biglang nag-One More Chance. Ayun, ayun yung isa sa mga nakakatawang experience ko sa scene. Tapos meron din pala ako nahuli na ano. Nagka-camcord. Ah. Ay, nireport mo, may premyo yun. Kaya dati nga. Wala pa. May premyo. Sayang, alam mo, pinangalap na. Oo, dati meron.
Makapremyo. May ganting pala. May ganting pala. Saan mo kakawin? So, sinita mo ba? Lang, eh. Sinita pero nung time na yun, wala. Wala pa. Wala pa. Sayang. So, hindi mo sinita. Sinita namin. Tapos may kasama ko. Yung kasama ko yung nagsabi sa guard. Tapos, nung pagdating nung kasama ko, may pumasok na nag-guard. Tapos, tiningnan niya. Tapos, tinapik na lang, sir, bawal kuya. Yun lang. Kasi yung time na yun, ayun yung kasikatan pa ng mga pamamirate. Pero hindi pa siya talaga, wala pang law. Kasi late nila eh. Sabi ko nga sayang, magkano yun? Merong hanggang tiwala. Diba parang 50,000 something o 20 ba? Oo, yun yun. 20 na, parang sa ganun. Laka-laka din yun ah, nalood ka lang ng sini, biglang may ganun pang pera. Diba? Sayang ang 50,000. Diba? Karoon. Ano yung kwento mo, mamalay ka? Tsaka noon, di ba, parang ang uso talaga is parang, ewan ko, baka kami lang din ulit to again. Masyadong mapag-abuso. Yung parang pag pinasapasa mo na lang yung tatak, pakita mo na lang may tatak up. Let's say, chupa. Puzzler na aso. Guys, sobrang nakakaya po yung lahi ko. Napaka-matintan nung ano, nung pantatak. Pag nagpatatak ka, anak, bigyan mo anak, paspasa mo anak. Ano? Bisa nga hindi pa mabura yan, di ba kahit ilang ligo ka na. Mapakapasok. Ay, grabe. Tapos, Amor, ito madagdag ko lang ano, sa mga listahan, yung meron mga kasama may bata, yung may mga anak na nagtatatalon, nagtatatakbo, yung may mga yan, mga animation. Yan, mga pambata. Diyan, marami talagang bata. Yung pagpasok mo, walang may umiiyak na baby. Pero nilalabas naman nila yung bata. Sa kanila sinasako. Parang ganun. Ganun yung ginagawa nila. O, kapag may mga bata. In fairness. Ngayon, ang dami ng ano, ang dami ng mga option na ano, meron na ngayon 4D. May 4D na ngayon. Nakaload na kayo sa 4D? 4D ba o 5D? Parang 5D ata yun, pero parang, ano ba yung napanood ko? Parang hanggang IMAX pa lang yata ako. Oo, naka-experience ko na yun. So, paano yung 5D? May nangangalabit talaga, ganon? Nagmamasahe. May nagmamasahe sa loob. Ano yung pag may higaaway mo, kasama ka sa kakaaway. Oo, pag sinampal ka, pag may sampalan si masasampal ka. Oo, oh, napanood ko yun, ano, napanood ko yan sa, ano, may merong apat na, I think, anim na row. May anim na row, pagkatapos nun, merong kapitan. May meron kang kakapitan kasi gagalaw yung upuan mo, gaganon siya, oh. Okay. Tapos, kapag may umusok, napanood ko yan, ano, yung Marvel's Doctor Strange. Yan. So, kapag nagsasapakan sila, nag-move yung ano, yung upuan. Pagkatapos, kapag may umusok, meron talagang shhh. Kagano'n, tapos meron kang naamoy. Naamoy siga. Parang masayang cool. Yan, ah. Oo, tapos kapag nga gaganon, gaganon din yung upuan mo. Parang roller coaster nga. Parang feeling ko maganda siya kapag ka, kunwari, action or sci-fi. Ah, paano na lang kung horror, tapos naka 5D? Saka love diba? Story. Paano yung kunwari may humalik dun sa ano? Di ba yun yung may susunod kang ayan, oo. Correct. Diba? Tapos yung parang feeling ko kapag parang nasa harapan mo, ginaganong-ganon mo po. Wow! Oo nga. Correct. Tapos kapag may tumamang spear o kaya nung iilag ka. Oo. Correct. Fun, ano? Fun siya. Totoo. Ganyan. Tapos ano yung isa, Lazy Boy? Ayan ang hindi ko pa natatry. Pero hindi pa. Lazy Boy, natry ko na siya. Parang worth it naman. Chair lang din na parang oo nga eh. Higa-higa. Ganun. Ali popcorn ba yan? Yun lang ang hindi ko na maalala kung ito ba yung may kasamang food. Ali rice? Usually meron eh. Alam ko mahal siya. Alam ko mahal siya eh. Oo, yun na din alam ko basta mahal 500. Siya. Basta 500. 550. At saka konti lang, yung sa normal cinemas kasi usually mga nasa 4, hindi, mahina 500, no? Kasha ba 500? O may kandungan na yun?
Alam, pero usually... Ano, jeep? Pero usually... pero usually, pero sa gitna, ganun, may sign. Kasi sa lazy boy, mga ano lang yata, eh, 25, 30. No? Solong-solo niya. Sabagay, malaki kasi yung space ng lazy boy na upuan. So, kaya konti lang sila. Hindi ko pa natatry yan. Pag nagbukas nga ang sinihan, makapag... Yes. Ano nga... Namimiss na nating lahat. Nasana sood, di ba? Totoo. Yung kasi pinagpago. Yes. Inaamag na yung mga upuan. Inaamag yun. At tagal pa kong... May surot. May surot na yung upuan. Oo. Ayan yung ano eh. Ayan yung mga eksena bumbum natin. Uy! Tapos isa pa, no? Ito, no? Speaking of ano pala, no? Mga eksena. Meron din tayong umi-eksena ngayon na MPC Short Film Festival. Yan, no, di ba ano, nanilig na natin yan, ano, yung pwede kayong sumali, pagkatapos, eh, mananalo kayo. Magkano yung premyo natin? 150,000 in total po of cash prize. At kahit sino pwedeng sumali. So kung kayo, meron kayong kakilala or kayo mismo, ang maganda dito, nabasa ko yung guidelines. Kung kunwari, meron na kayong nabuo na, may kumbaga may piyesa na kayo, may material na kayo, pwedeng yun na mismo ang isali ninyo. Hindi naman kailangan bagong-bago. Kakaulit nyo lang. Oo, kumbaga kahit na-shoot mo siya a few years ago, pwedeng-pwede nyo po siyang isali. Pwede nyo i-submit at subukan ninyo kasi malay nyo kayo yung manalo at makasama kayo sa mga finalists. Mm-hmm. Lalo na ngayon, maraming naka-work from home, lalo na yung ilang estudyante. Matado creative pagdating sa paggawa ng mga video, di ba? Huwag nyo lang basta i-invest yan sa ibang ano platform. Baka ito, pwede nyo lang isali. Correct. Di ba? Kahit nga cellphone lang eh, pwede kayong gumawa using cellphone. Tapos mag-edit na kayo. Kasi short film, maximum of 15 minutes, no? And then kahit 3 minutes lang, short film na yun. Huwag naman 1 minute and a half. Trailer nga ngayon, 2 minutes eh. Oo. Basta ganun. Ayan, punta lang kayo sa www.mpcfilmfest.com for more info. Tapos sa Facebook page naman nila na MPC Short Film Festival. Marami doon, kahit yung mga tips, mga tips ng mga batikang mga director, meron silang sinishare doon, mga trivia about sa movies. Yan, makikita nyo doon sa MPC Short Film Festival Facebook. O, ayun. So, Bes, ano, marami pang tayong mga gustong pag-usapan dito sa kung ano nga ba, no, yung best moviegoers. So, bahala na lang kayo, Bes, kung ano yung na-experience nyo. Oo, yung na-share namin nila sa Eximega at saka ni Laika Barista. Yan. O, diba? Sana makanula tayo ng sine soon. Nakakamiss yung mga movie premiere ng Yes, the Best Before. Oo. Diba? So, ayan. True. Sana, meron na ulit. Sa ibang bansa, diba, no? Meron na. Speaking meron na sa isa. Demic, yun yung pinakahuling-hulihang ano ko, parang project or Emerald. Oh. So, diba? Soon. Diba? Hopefully. Soon. Oh, sama-sama tayo mga best. Alright? So, para hindi ka matatakot kapag may umubo. Ang dami kasi umubo talaga sa sine. Rinig mo kasi. Tapos, di ba, manonood ka pa ng movie na nakakatakot din. Pagkatapos, may monster na bawal maingay. Quiet Place. Oh, yun. A Quiet Place. Gusto ko mapanood yun. Uy, pag pinanood nito, kapag-ganito ka rin, no? Bawal maingay. Oo. Gulong ka lang rin yung katabi mo. Tsaka na lang tayo manood. Okay, so again guys, maraming salamat. Nakasama niyo po sina Exi Megan, Laika Barista, Miko Panyero. Okay. Maraming salamat, best. At ito ang ating napag-usapan again, ang best 5 moviegoers. Ito ang best 5 listahan ng gusto mong pag-usapan. Anything under the sun. Hanggang sa muli, mga bata. Paalam! Bye, best guys! Bye. Sali na kayo sa MSFF! Yes! The festival is on, calling all Filipino filmmakers nationwide, amateur and professional. Join the 2021 MBC Short Film Festival. If you want to share stories about how Filipinos rise above adversity, send us your short film, www.mbcfilmfest.com. Deadline for submission of entries is on June 15, 2021. For inquiries and more information, visit MBC Short Film Festival Facebook page. Celebrate
celebrate Filipino resiliency. 2021 MBC Short Film Festival, presented by MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit Number FDEB-114943, Series of 2021. Nag-enjoy ka sa video, no? Ano pang hinihintay mo? Subscribe na at iring mo na ang notification bell para naman updated ka sa mga bago naming videos!